Yo, Cycling Chef! Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lamang po magbigay ng aking insight about the 30th SEA Games. Kung ano yung nangyayari sa social media ngayon. Kasi it's very annoying na at this moment in time, alam natin na ang mga athlete natin nagtitaper na or dapat relax na sila. Dapat they are focused on their goal na makakuha ng gold medal. Unfortunately, dahil sa social media craze about the 38 SEA Games na kumakalat ng mga fake news, tapos ang mga keyboard warriors o yung mga netizen na di man nila tinitiyak kung may basis o sigurado yung kanilang mga nakikita, sinishare nila at pinopost nila. Na bagay na parang as an athlete as well, kasi I'm a cyclist, sumusuporta ako sa mga atletang Pilipino, sumusuporta ako sa mga cyclists, sa mga triathletes, sa mga basketball players, sa basketball, sa Philippine basketball team na lalaban para sa ating bayan. Kasi parang dapat sila focus na. Kaya lang ang nangyayari, pagka bukas mo ng social media, puro bashing ang nangyayari. Puro patutsyada sa government na keso ganito, keso ganyan, na ang pagkain sa SEA Games is kikiam at kwek-kwek, which parang hindi naman ako personally hindi ako naniniwala kasi I know the planning. Meron kasi akong kasamang chef, shout out kay Chef Michael Villaruel. Bago siya padala sa Brazil, ang alam ko, kasama siya sa isa sa magki-cater dun sa 30th SEA Games. At wala sa planning nila, according to him, wala sa planning yung kikiam at kwek-kwek. Tsaka hindi po maganda na hindi tayo sigurado eh. Basta-basta na lang natin isishare sa social media. Recently, buti na lang, sa kabila naman ng mga basher sa social media, nakakatuwa din kasi meron din namang mga netizen na pinapamalian nila yung ginagawa ng mga iba. So, ayun, napatunayan nila na hindi naman pala talaga totoo. Tapos, yung ipinapakita nila, sineshare nila na unfinished yung mga stadium o yung mga pagdadausan ng event, hindi naman pala totoo. Tsaka yung mga sinasabi ng iba na napakalaki ng ginastos, totoo naman, any investment na talagang in the future na meron kang nakikita na maaaring makatulong para sa bansa, gagastos ka talaga. Kahit sa business, you have to invest. Meron talagang gastos. Kaya lang, ang nakikita kasi natin, yung pangyayari lang ngayon, we're not looking on the future. Meron kasing Asian Games. Merong Olympics. So possibly, we're aspiring na maging host dun sa mga bigger events na yon. This is the SEA Games. Dadaluhan ito ng mga bansa sa Southeast Asia. Napakaraming mga atleta, napakaraming business opportunity. Tapos, as an athlete, napakaganda ng gagamiting venue. Hopefully, the administration of venues, yung mga Olympic size pool, yung track, yung belo, kung meron, yung pagdadausan, magamit ng mga atleta. Napakarami namang colleges around Pampanga, around Tarlac, napakaraming mga eskwelahan, high school, elementary, na pwede nating magamit yung arena kung saan gagawin yung Asian Games. Kaya hindi ibig sabihin masasayang yung ginastos ng pamahalaan. At parang sa akin, personally, no, napakasimple lang, ordinary promptings of man. I don't know if you really are Filipino. Kasi we Filipino, pag may bisita tayo sa bahay, ang inilalabas natin yung magagandang kasangkapan, maayos. It is illogical na ikaw, bahay mo, ipopost mo o ipapakita mo yung kasiraan ng bahay mo. Kung taga dun ka talaga sa bahay na yun, kung bahagi ka ng family na yun, ikaw, Filipino ka, you're saying you're a Filipino, nandun ka sa bansa mo. Bakit ang pipiliin mong i-share yung mga hindi magaganda? Bakit hindi natin i-share yung mabubuti para sa bansa natin? Kung talagang Filipino tayo.
yun lang naman po ang akin. Totoo naman, kung mayroong corruption, meron naman talaga. Merong problema, merong mga pagkakamali, meron naman talaga, hindi natin maiaalis sa ganitong kalaking event. Merong mga pagkukulang. Pero hindi ibig sabihin kung merong pagkukulang, nagmamadali tayo para iyon ang ipakita natin. Hindi yun ang kailangan ng ating mga atletang Filipino. Ang kailangan nila, ang full support. Ang kailangan ng gobyerno natin, full support ng bawat isa, ng bawat mamamayan. So yun lang naman po, wala naman po. Kung may nasabi po akong mali, kung may nasabi akong hindi po kayo sang-ayon, give it a dislike sa comment section. Mag-comment po kayo. Kung nagustuhan nyo naman ang reaction video na to, give it a thumbs up. Kung bago po kayo sa channel ko, nga po pala si Cycling Chef. Nagsishare ako ng mga healthy recipe at mga programs about cycling, anything about cycling at syempre anything about sports. My age, I still love sports. Ako personally, I'm very happy kasi dito sa Pampanga, lalo na kami mga taga Pampanga, alam namin yung training grounds ng Clark, magagamit po namin yon in the future. Alam namin, pakikinabangan namin yon. Kasi, gaya ko, nung elementary days ko, I'm also a track player. Ang event ko po, nung elementary ako is 100 meter dash. Tapos, 400 meters relay, I'm the first runner, tsaka high jump. I was able to, fortunately, nakarating kami ng district meet. And we compete against Chinese private school, District 1 in Tondo, Manila. So, natatandaan ko na very, very exciting yung Saturdays kasi pupunta ka sa Rizal Memorial at doon ka tatakbo. Na alam mo na yung tatakbuhan mo, tinatakbuhan ng mga atletang Pilipino. Mga naglalaro sa palarong pambansa, naglalaro sa international competition. So, ganun ako ka-excited noon nung naglalaro ako doon sa Rizal Memorial. Ngayon naman, I am also excited kasi alam namin na in the future, pakikinabangan naman ito ng mga atletang Pilipino. Shoutout nga pala kay Anthony Homer, atleta rin, no, Pilipino sa dugo. Pinoy na Pinoy, ang puso at pag-iisip. Salamat sa iyo kasi you urged me to make this video. Actually, I don't have the courage para gumawa ng video. Pero dahil sa, I was inspired dun sa post mo sa YouTube. At yun nga, sabi mo na mag-post ako, give my thoughts about it. Kasi talaga naman, we have a point, no? Sana in the future, makarating ako sa Taiwan KOM Challenge, no? Actually, kausap ko yung kakilala ko na taga-Taiwan, umuwi siya rito sa Pilipinas about 3 days ago, bumalik na siya ng Taiwan. No, nabanggit ko nga sa kanya na mayroong ginaganap dyan na Taiwan KOM Challenge at gusto niya naman na he will sponsoring me para sa tutuluyan. So in the future, maaaring magkita tayo. So yun lang po mga kaibigan, mga kapadyak, maraming salamat po sa pagsubaybay. Kung may nasabi po ako na hindi niyo po gusto, pasensya na po kayo. Again, this is the Cycling Chef.